Good morning! Okay guys, so today, ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa namin kapag yung baka ay nagkaroon ng milk fever. So katulad nito, kapapanganak pa lang niya, yung guya niya ay nandoon, isa sa dalawang yan. So dahil nagkaroon siya ng milk fever, bibigyan natin siya ng metabolic solution. So ito yung ating sterile metabolic solution. This is for the treatment of milk fever, ketosis, grass staggers. With the help of metabolic solution, it can benefit her kasi mare-restore nito ang kanyang sugar level, sa blood niya, yung calcium and magnesium. Kaya magiging okay na siya after this. So let's go and treat her. So this has to be injected intravenously, pero pwede naman po under the skin. But we chose to inject it intravenously kasi po mas mabilis po yung progress kapag dyan mo siya ini-inject. So nilalagay namin siya sa leeg. Hinahanap namin yung vein na nandyan sa leeg niya. So kapag downer yung bakalak at tulad nito, yung ginagawa namin is, binibend namin yung kanyang ulo sideways and then uupuan mo siya ng ganito. So like that. And then, just do this like this. Tapos hanapin mo lang yung kanyang vein. It should be somewhere here. Teka. So yung kanyang veins po ay nandito. So kung hahawakan mo yung other end, pipitik po yan. Tapos dyan mo isasaksak yung needle. So kapag nakita mo po na kapag nahanap mo na po yung vein, kailangan mo pong lagyan na nito. So for this, kailangan ipalabasin mo yung hangin. So yan, nawala na yung hangin. And then hindi mo siya pwedeng i-press ng sobrang hard guys ha, kasi magkakakos siya ng heart attack sa baka. So you can just hold it like this and wait for it to get inside the vein. Para malaman mo na kung nasa vein pa yung ating needle, ibababa mo lang siya ng bahagya, like this. And then, makikita mo yung blood na umagos. So, it only means na nasa vein pa niya. Okay, so I'll just wait for this to finish. And then, after 10 minutes, kailangan nakatayo na siya kasi this is very effective kapag sa vein mo siya nilagay. Pwede mo rin naman lagyan siya sa under the skin, but para kasi mas mabilis yung epekto niya sa veins natin nilagay or sa ugat. So, eto guys, halfway through na tayo and iche-check ulit natin yung ating needle kung nasa vein pa rin siya. So, again, ida-down mo lang siya. Kailangan nasa baba itong ating solution. Ayan. So, nakita nyo yung dugo. So, it means na nasa ugat pa rin siya ng baka. So, ito po ay makakatulong sa pag-restore ng kanyang magnesium level, calcium level, at sugar level sa blood niya. At meron din po siyang phosphorus, itong klase ng metabolic solution na ito. So, ayan guys, pinipress ko lang siya ng mahinang-mahina lang talaga, bahagya lang. Hindi naman siya automatically like magkaka-heart attack talaga yung baka kapag accidentally na-press mo siya ng sobrang hard na ganyan kasi depende din yun sa baka na ini-injikan mo. Kadalasan, yung matatandang baka, yung nagkakaroon ng heart attack kapag ginawa mo yun. Pero mas mabuti na wag mo siyang gawin kasi ito yung best practice, yung hayaan mo lang siya na mag-drip ng sarili niya. So ayan guys, malapit na tayong matapos. Balik ulit ako mamaya. So guys, nag-burp siya. Bago lang, hindi niya na narinig. Pero that is a good sign. That means na effective tong ating ginamot sa kanya. So malapit na tayong matapos. And I don't think she can stand up right after this. So we'll just wait until probably 5 to 10 minutes and then titingnan natin kung makakatayo ba siya. So bago matapos ito, kailangan i-make sure mo rin na walang bubbles na makakapasok sa kanyang vein. So walang hangin kumbaga. Kasi kapag meron siyang bubble guys, magka-clog siya sa vein ng baka at hindi na makaka-flow yung kanyang dugo. Kaya kailangan wala siyang hangin. So ayan, malapit na guys, almost there.
So, ayan. Oh my gosh, my back. My back hurts. So, ito na yung ating solution afterwards. So, ilagay mo lang siya dito para hindi ka matusok. Tapos, kapag hindi pa siya tumayo, after this, pag binalikan mo siya after an hour, pwede mo siya ulit bigyan nito. Pero, by looking at her ngayon pa lang, parang alert na naman siya. So, she will definitely be okay in probably 10 minutes. So, makakatayo na siya afterwards. So, if makikita yun yung kanyang other guys, yung kanyang dede, ayan yung gatas. Look at that. So, yeah. We'll wait for her to stand up. And I'll show you kung ano yung magiging itsura niya. Minsan-minsan kapag tumayo sila, medyo ano pa sila, drowsy pa sila eh. So, I think she should be right. Meron po silang tags. So, ayan. See? So, ayan. She's okay na. Pero medyo lasing pa siya from her gamot. So, what am I saying? Ano yung sinasabi ko about sa tags? So, kung napapansin niyo, meron silang tag sa tenga nila, di ba? So, yung tag po na ito is yung kanilang lifetime tags. At meron din sila ditong isa pang tag na EID tags. So, makikita nyo dyan kung ano yung year sila pinanganak, yung mga ganun na mga informations. But anyway, yun lang po today. So, I hope that you enjoyed that one. Ano na kami, guys? Pipick up na kami ng mga guya. Okay? Bye! So, ayan na po yung ating ginamot kanina. Okay na siya. And